kasama sina Mabel Ramirez and Amber Salazar. Live po tayo sa Pag-asa Jean Talavera na ngayon po ay nandyan po ang ating mga crew. Ito po ang ating special broadcast po sa pag-arangkada ng Bayanihan on Wheels dito sa Nueva Ecijan na handog po ni Senator Risa Ontiveros. At inyo pong kaming samahan hanggang sumatapos po ang ating special broadcast ngayong araw po na ito. At pero bago po tayo magpatuloy po ng ating programa, atin po munang kilalanin at ipasok po kung sino nga po ba si Senator Risa Ontiveros. Serbisyo para sa mga marginalized at basic sector. Pagkakapantay-pantay ng bawat isa anuman ang kasarian. Ilan lamang yan sa ipinaglalaban ni Senator Risa Ontiveros. Bilang isang kabataang aktivista ay ipinakita na ni Senator Ontiveros ang kanyang pagiging palaban. Kanya itong dinala sa kanyang propesyon nang siya ay maging isang mamamahayag, kung saan siya ay naging nominado para sa Nobel Peace Prize dahil sa kanyang kontribusyon sa peace talks sa National Democratic Front. Tumatak bilang isang kongresista na magpasa siya ng mga batas katulad ng Cheaper Medicines Law na ang nais ay maging abot-kaya ang presyo ng gamot para sa mga maralitang mamamayan. Bilang isang senador, ang kalusugan ng pisikal maging ng pag-iisip ay naging mahalaga kay Senator Ontiveros nang ipasa niya ang batas na Expanded Maternity Leave Law, Strengthened Anti-Hospital Deposit Law, Philippine Mental Health Law at marami pang iba. Sa panahon ng pandemya ay hindi pa rin nawawaglit sa kanyang isipan ang patuloy na paggagapay sa mga mamamayan sa pamamagitan ng paglulunsad ng mobile health clinic upang maipabot ang serbisyong medikal sa mga mamamayan lalo na sa mga lugar na malalayo sa mga ospital. Palaban kung kinakailangan, may puso na umaabot sa mga mamamayan at nagbibigay ng importansya at pantay na pagtingin sa bawat isa. Yan si Senator Risa Ontiveros. Mga kaibigan, ating nakilala, mas nakilala si Senator Risa Ontiveros. At dumako tayo kina Mabel Ramirez and Amber Salazar na live po ngayon sa Pag-asa Jean Talavera para kumustahin kung ano na nga ba ang status po dyan sa bayan. Bel? Bel, kumusta dyan? Ano ang update? Yes, yes, magandang umaga po sa lahat ng nanonood dito sa ating pong minamahal na probinsya ng Nueva Ecija. At kasalukuyan nga po ay nandito na po si Senator Risa Ontiveros sa ating mobile clinic at mag-uumpisa na po ang ating program. Ah, well, so kadarating lang ba ni Senator Risa Ontiveros din dyan? Bell? Yes, Shane, kadarating lamang niya kanina ay bago tayo pumasok ay nag-usap na sila at welcome na siya ng ating si Mayor Nery B. Alright, so dumako tayo sa programa po dito sa bayan ng Talavera. Yes, mga kaibigan, pero habang po mga kaibigan, nag-uumpisa na po ang programa dyan sa Pag-asa Gym Talavera. Ito po yung Bayanihan on Wheels na programa po ni Senator Risa Ontiveros. At kanina nga, ayon kay Mabel, ay kararating lang po ni Senator Risa Ontiveros at welcome na nga po ni Mayor Nery V. Santos Martinez, sa mayora po ng bayan ng Talavera. Ito rin na yung mga kaibigan, masipag din po ito. Katulad po ni Senator Risa Ontiveros na lumilibot po sa buong Pilipinas. At ito po ang libreng serbisyong medikal na handog po para sa ating mga kababayang Nova Ecijano dyan sa bayan ng Talavera. Maswerte ang mga taga-Talavera dahil nalibot nitong Bayanihan on Wheels ang kanilang bayan. So, let's see yung programa. Mabel, mukhang nag-uumpisa na rin po dyan, no? Dyan sa mobile clinic ni Senator Risa Ontiveros. Can we talk to Mabel? Yes, Mabel, nag-uumpisa na ang programa rin dyan, ano? Yes, Shane, bali, mag-uumpisa na nga ang ating programa dito upang check-upin ang apat na barangay mula dito sa bayan ng Talavera. At ang ating mobile on wheels po ay bukas hanggang alas 5 ng hapon, hanggang mamayang hapon. At ang resulta po ay lalabas bukas at ipamimigay sa mga pasyente. Bali, ang ibibigay po nila dito sa ating mga pasyente ay x-ray, syempre, blood test, complete blood test count, ultrasound, ECG at lipid test profile. At kayang i-accommodate ng ating mobile clinic ang 300 pasyente.
Kuya Shane? Oo, no. So, ito mga kaibigan, maghapon, itong mobile clinic ni Senator Risa doon sa bayan ng Talavera at apat na barangay. Ano-ano mga barangay ito? Yes. Yes, Shane, as of ngayon ay hindi pa po sa atin nasasabi kung saan barangay magmumula ang iba nating mga pasyente na dadalo dito. At mamaya po ay i-update natin ang ating mga tagapanood tungkol dito. Alright, so ito po mga kaibigan, mukhang nagdadasal na rin po at nagsisimula na ang programa din sa Pag-asa Gymnasium. So maghapon, bukas ang resulta. Ibibigay resulta, Bell. Alright, maybe tumako tayo dito sa programa nila live po sa Pag-asa Gymnasium para sa Bayanihan on Wheels na handog po ni Senator Risa Ontiveros. Sa bawat minuto at oras, sa araw na ito, upang madama namin ang kahalagahan at presensya ng bawat isa. Ang lahat ng ito ay ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa minalangin ng Anak. Maraming salamat kung sa alayin. Pwede na pong magsiupo ang lahat. Walang crawlers. Talagang siya yung nagpakahirap ng todo rito. Palapakan po natin si Kapitan Ram Joseph Manuson. Ito pa. Hello po. Morning po. Hello, hello, hello. Lubos pong pinagpala ang aming barangay Pag-asa, no? Nakakatuwa. Dahil po, bibigyan lang po ang barangay yung binibisita ng mga senador, lalo na. Isang malakas sa palangpangan po natin magandang bisita, kasing sexy po ng aming mayor, Senator Risa Ontiveros. Panakuha po natin sa ating sexy. Hindi pwede hindi sabihin sexy, magagalit po sa akin. Ang mahal po natin lahat, ang mahal kong Mayor Nelly Santos Martinez, sa aking idol, ang ating LNP President, APC President, J.R. Santos. Ang aking, ang besi ng bayan, Concejal Ryan Villanueva, ang aking kaibigan, LNP Vice President, Kapitan Irwin Choco. At sa lahat po na makikising na kapitan dyan, magandang umaga, busog na ba tayo? Sabi natin lang, puro kain. At mga nagsesexy ang mga kapitana, nasa na yun? Sexy ba? Sexy rin ba? Anyway, nakakatuwa po. Binabati ko rin po ang mga staff ni Senator Ontiveros. Napaka-obay po nila. From since Wednesday, Thursday, papunta ka na kami, Sir Don. Maraming salamat po sa inyo at nakakatawa dahil very much ano yung accommodating po inyong presensya. Senator, Madam Senator, kanina po kami umaga dito at nakakatawa po, napakadami po natulungan. Maghahon po to, lalo po nakatapun namin, mga less fortunate po talaga. Talagang silituan-tuwa po. Sa akin nakakatuwa rin po dahil binigyan lang po kami allotment, pero yung mga staff niyo po, kahit yung nag-walk-in lang, nakita nung may ganyan, inakamarin pa rin po nila. O baga, wali po nila tinagihan. And yun po nakakatuwa dahil although binalagit lang talaga, pero hindi nila tinagihan eh, nakakatuwa. So yun lang po, sana po mas marami po ng ganito at nakita po ng aming mayor, don't tuwa siya na ganito, naingit siya.
Thank you, si Mayor. So, hopefully, magkaroon din po ang talabera, bayan talabera nito. Okay. So, yun po, lahat po ng staff ni Senator Taperos, and especially Senator Fest, very, 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 very po kayo dito ang ating Malamay Pag-asa. Maraming, maraming talaga po. God bless everyone. Mas maganda siguro kung dito na po pwesto. Kasi parang natatago yung speaker dun. Totoo po yung sinabi ni Kapitan Ram. Thank you very, very much sa lahat po ng staff ni Senator Risa Ontiveros na talaga pong very accommodating talaga sila. Mababait, madaling lakitan. Siyempre, kagaya rin ang ating pinagmamalaking senador na Risa Ontiveros talagang napakasimple at madaling kausap, madaling lapitan. Mamaya po maririnig natin ang kanyang mga magagandang salita. Ngayon po ay pahinga naman natin yung isang pinakilala natin kanina, yung sabi nila, madalas silang sinasabi, kapupa ako, pero hindi ako makapayag kasi mas maganda lalaki ako ng konti sa pamangkin ko na ito. Ang napakasipag, nakikita niyo araw-araw, nakakasalamuhan ng taong bayan araw-araw. Tumisexy na sa sobrang kasipagan. Talaga pong napakagaling maglingkod at patuloy na maglingkod. At sana ay inyong tangkilikin. Sabi nila, magiging susunod na mayor ng Talavera, papalit kay Congresswoman Mary B. Ilalanin po natin at pakinggan ang magagandang salita ni ABC J.R. Santos. Good morning po. Palakpakan nga po natin yung aking uncle, Doc Ken Santos. Lamang-ulang siya po yung palaging kinuhanan po namin at siya po yung kinuhanan namin ng looks ni Mayor Mary B. Santos Martinez. Kitang-kita naman po, di po ba? Lamang lang ng tatlong paligo sa akin yung tito ko. Ayaw ko, Bibo. Parang ayaw niyo pong umayag. So muli po, magandang-magandang umaga po sa ating lahat. At syempre po, lalong-lalo na sa nagbigay po sa atin ng napakaraming tulong at ngayon nga po yung mobile health clinic sa ating pong bayan. Ang napakabait po at napakagaling ang ating pong tutulungan 200% Senator Risa Ontiveros. At syempre po yung ating minamahal na mayor ang naging pinakamagaling. Sa sobrang dami po ng award, hindi na po kakasya sa kanyang opisina. Ang pinaka-sexy, pinaka-maganda, ang pinaka-magaling na mayor, Honorable Nelly Santos Martinez. At siyempre po, yung ating kasama, ang number one counselor, kagalang-galang Ray Villanueva. Yung ating pong vice president ng Liga ng Mga Barangay, Kapitan Erwin Choco. At yung nag-iisang binata. Ang pinakabata daw yung kapitan ng barangay ng Talavera. Ang 30 years old na lang daw po siya. Kapitan Ram, ano ito? At sa labo ng mga minamahal ko ng mga kapitan, sa lahat po ng mga kapitan, sa lahat po sa inyo, nandito muli po. Magandang-magandang umaga. At binagabi ko nga rin po pala yung ating kaibigan na ABC President po ng Saragosa, kay ABC Harris, manapak, pagkong po sa likod. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating pinamahal na senador sa pagpunta po dito sa ating bayan, hindi lang po pagpunta, hindi lang hindi po ng biyaya, ng tulong, na ito po ay nakakalang ng bagay na lalaman po sa ating mga kabayan na hindi po po ninyo yung mga kanilang x-ray, hindi po
Hello. Maraming salamat, ABC President J.R. Santos. Sa tindig na tindig palakpo, panalo na, di ba? E sa performance pa, manang-mana yan sa kanyang pinagmanahan. Nagpana po si ABC J.R. dito sa susunod na magsasalita. Yan ang talagang kanyang pinagmanahan. Ang ating minamahal na punong bayan sa Talavera, na sabi nga nila, jingle lang pahiga. Talaga pong ito ay workaholic na mayor. Ang multi-awarded na mayor. May regalo ako dyan, mama. Grabe. Ang ito lang hindi na gustaw. Ang medyo kabukha ko rin daw. Pero maraming tumututol. Ang isa sa pinakamagaling na naging punong bayan at batang-batang naging leader ng ating bayan, na hopefully din po ay tatulong ng mga taga-Talavera ay angat at magiging congresswoman sa susunod. Palakpakan po natin Mayor Nerini Santos Martinez. Salamat. Maraming salamat po. Thank you very much kay Doping. No doubt. Ayaw na naman magsigit po. Ayaw na naman magsikipo. Ala, talagang yung mga kasasayan, ayaw na, ano, diyan na umaagree sa mga sinasabi mo. Anyway, maganda umaga po sa ating lahat. At naparag po tayo kapag tayo po ay dinalaw at binigyan pa ng napakagandang tulong ng ating pinakamamahal na Senadora Risa Ontiveros. Palataan nga po natin si Senadora. Alam niyo po, si Senator ay consistent. Ibig sabihin, lagi pong nakakaalala sa bayan po ng Talavera. At alam po ninyo, bibihira po yung ganyang mga lingkod bayan, lalo po yung mga nasa mataas na pwesto. Kaya kami po ay talagang we appreciate very much yung mga leaders na katulad po ninyo na palaging nakakaalala sa mga maliliit na mga bayan na katulad po namin. Kaya hindi po kami nakakalimot na tumanaw ng utang na loob sa mga taong kumukha po ninyo. Hindi ko po nakakalimutan noong 2013, noong 2019, kayo po ay dumalaw sa amin para kumustahin din kami at magbigay pugay, mag-courtesy noong kayo po ay naanampan niya. Sabi ko nga po sa inyo kanina, at saka yung mga staff ninyo na kanina po ay pinagmamalaki ni Capram ay very friendly at very accommodating at napakagalang po nila. Sabi ko sa kay Senator Cap, kasi nakukumpara natin yung mga staff na iba rin ng mga leaders na dumagalaw sa amin. Kaya yung kung pagkakaiba ay makikita namin. Sa mga babagay ko na po mga kasama ko, siyempre, yung magmamana ng responsibilidad para masiguro tuloy-tuloy ang pag-unlad at pag-unlad ng Talavera, ABCJR Santos. At your service, yung ating napakasipag na Primera Consul, Rayray Villanueva. Yung ating pangalawang pangunang liga ng mga barangay, Captain Erwin Chomo. At yung nag-iisang single sa mga barangay captains,
Ihahanap ka ni Senator ng kapartner, Kapitan Ron Manuson. Mga ating kaibigan sa likod na ABC ng Zaragoza. Thank you very much for coming, ABC Aris. Manabas, palapan niyo po si ABC Aris. Napaka-upad din po yan. Saka talaga na, ano yan, kumbaga parang si ABC JR, hands-on sa mga kapitan, saka sa mga tao sa barangay. Sa lahat po ng mga kapitan, kapitana ng Talavera, salamat po sa inyong support. At salamat nga po kayo po, Sir Teresa Antiveros. Sa lahat po ng mga pasyente nandito mula po sa apat na barangays na ating natukoy para sa servisyo medikal na pinagkalaw sa atin, maganda-maganda umaga. Kayo din po sa mga staff ni Senator, sa mga staff ng ating munisipyo na LGU, salamat po sa inyo at maganda-maganda umaga. Ako po ibabalik kay Senator. Mayroon po kaming ano, we have one thing in common ni Senadora. Pareho na kaming byuda, yung Senator, yan. Oo. She was widowed at a very young age. Pareho po tayo. Ako just last year. Ako, kaya alam ko na, kaya siguro malapit ang puso ko sa kanya, di ba? Maaga po kaming byuda. Kaya kung kap, binata ka, dalaga kami ni Senadora. We also have, ano, four children. Ako po ay apat. Apat din ang anak niya. Apat na lalaki po ako, ikaw three girls and one boy. Kaya parang isa yung aming kapalaran ni Senator. Siya po ay champion natin ng kababaihan. Champion ng health. Kaya talagang alam ko na napakaganda ng mga pinatuglaban po niyang advocacy. Kaya simula po na ako ay lumaban, hindi po nawawala sa ating balota, si Senadora. Diba? Kahit lagi po siyang nasa oposisyon, talagang we always support her. Yan po, walang halong pambabola. Talagang we always support you. Kasi nga, bibihira po yung leaders na kamukha ninyo na ipinapaglaban kung ano talaga yung tama. Kahit pa kayo ay binabatikos ng napakaraming diba, ng mga tao, pero you always strive for what is right. Kaya pahalangan nga po kayo at kayo ang inspirasyon at ang idol namin. Lalo po si Doc Peng. Alam niya yung history ninyo na kayo ay natalo twice bago kayo nagtagumpay o senator, di ba? Si Senadora po ay senior din. Kaya sana masampulan po niya tayo mamaya. Maganda. Palapain niyo nga po kung hindi ko man tayo senator. Maganda ang boses niya dahil alam ko na first love naman talaga niya ang ano, ang theater tsaka ang music. Kaya mamaya baka masampulan po tayo ni Senadora. Kanina po ano ako ay dumating, nakita ko yung inyong mobile health clinic at ako po ay nainggit. Pinasok ko yung loob, nakita ko na bagong-bago at computerized, kumbaga very modern, malinis, maayos, maganda. Ito po ay very timely at nasa panahon ng pandemic. Karamihan po sa inyo, sa ating mga kababayan, lalo po yung mga nasa malayong barangay, ay hindi na nakukuha ng pa-check up, di ba? Unang-una, takot po kayo sa ospital dahil baka tayo ay mangawa. Pangalawa, ayaw din magpapunta ng mga doktor ngayon sa mga klinik. Kaya napakahirap po ng ating kalagayan. Kaya nung nakita ko po itong kanyang klinik, na inilalapit sa mga tao, yung servisyo medikal, eh ako po ay talagang na-inspire at na-inget. Kaya hopefully, kung kaya po ng ating budget next year ay gagawahin po natin yung ating mobile clinic ni Senadora. Noong unang kanto po ay meron kami ganito, pero hindi siya ganyan kaganda at ganyan kaayos sa ating health clinic. Kaya ngayon po gusto ko na rin na bumili ng ganyan para matutuhan po namin yung lahat ng barangay sa Talavera na nahihirapan magpa-check up. Kasi po ngayon talagang, ayun po ka parang matara manhintay na lang ba? Wala nang nakakapagpatingin sa ospital, sa mga doktor. So ito po ay malaking bagay para po sa amin. Kaya thank you very much po, Senator. At asahan po ninyo na ang Talavera ay patuloy makasanggalin ninyo sa lahat ng inyong laban, sa lahat ng inyong advocacy, at alam po namin na kayo ay kasama namin mga kababaihan. Lahat ng mga bills na ipasa po niya ay para sa proteksyon
ng mga kababaihan. Iba ni mga BHW, nabasa ko na isa siya sa mga talagang nagsulong ng role na pirming. As well do, yung mga BHW. Sabi mga BHW dyan. Ayan. Talagpakay ng malakas kasi siya po yung gumagawa ng batas para matulungan at masigurado yung mga benepisyo at proteksyon ng mga BHW na siyang talagang expose sa mga barangay. Kasi po yung mga lumalakas sa mga barangay sa lahat ng bagay, sa lahat ng bahay at nangungusta sa ating mga kabarangay. Napakahila po ng unang trabaho kapalit ang napakalit na kamaraya sa aming kabarangay at saka sa mga video. So hopefully, samahan po natin ng dasal ng batas na itinulong po natin sa Radora ay maisakatuparan na po niya. Dahil yan po ay talagang malaking tulong para po sa inyo. Sa amin po ay mayroong allowance ng Dabalang guys. Mayroon din allowance sa isang munisipyo. Pero hindi po sapat-sapat yun patumbas ng servisyo na ibinigay po nila sa ating mga barangay. Kaya kayo mga BHW, kailangan tulungan nyo kami, umikot, ipakilala, ikwento yung lahat ng mga magagandang bagay na pangarap at ginagawa ng ating mga servera para sa inyo at para sa lahat ng mga mamamayan. Hindi ng mga BHW, lahat, ito ko yung mga bilis niya at ako ay talagang tuwang-tuwa. Yung advocacy niya, parang siya lang yung gumagawa ng mga ganon. Napakatawa ni Senator, di ba? Matatag siya, pero nagagawa niya express in a very polite, respectful way. Di ba? Ang ganda niya magsalita. Kaya, ano po ang love namin si Redora at sana magbuhay tuloy, you know? Huwag niya kami iiwan sa inyong mga laban, sana po yung lahat ng mga buhay niyo sa pagkakulungan niyo. Nasa kaganda para po sa ating bayan sa ating bayan. Kaya, hindi po, maraming sa mga salit na mga mga pagkakulungan sa amin. Paano ko lilipat? Yung sinabi ni Mayor Nery sa kabila, ibalik daw. Yun ang ginagawa pag bakit sa buong distrito, sa walong bayan, ang unang distrito ng Talavera kung ating tutulungan si Mayor Nery Santos Martinez. Palapakan po muli natin ang ating mahal na Mayor. So, susunod na po magsasalita ay siyang pinakamahalagang panauhin natin ngayong araw na ito. Na sabi nga ni Mayor Nery ay Lodi. Talaga po nga ito, sabi ko, personal Lodi ko po yan. Si Senator Risa Ontiveros, I'm a very avid fan ni Senadora. Ano pa lang, nasa Gabriela pa lang siya, naririnig ko. Ay, anong bayan pa lang. Doon sa mga unang takbo ng Senador, talaga nangangampan niya po ako sa inyo in my own legal ways. At lalo na ngayon, baka sakaling makasampu ako ng hakot sa Senadora, malaking bagay din po yun. Asahan niyo po at talagang ang buong Talavera ay makakaasa kayo sa aming pagtangkilik dahil nakikita naman ang mga taga-Talavera at personal kong pinatutunayan sa inyo yan kung paano magtrabaho, manindigan at pakipaglaban ang isang Senadora Risa Ontiveros.
ang mababang loob at napaka, kung yung sinabi ni Mayor Nery B, napaka-kalmanting sa magsalita, pero punong-puno ng laban yung kanyang mga sinasabi, hindi mo pwedeng hindi pakinggan. Dahil ipaglalaban ang ipaglalaban niya sa magandang paraan, mahinahong paraan. Kaya po, pakinggan po natin ang ating minamahal na senadora na talagang kinayupak Talavera, pinili at bukod tanging pinili ang Talavera para paglikuran ang kanyang mobile health clinic. Pakinggan po natin senadora Risa Contiveros. Maraming maraming salamat po, Dr. Santos. At magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginagalang kong mga kasama na nagtatrabaho sa gobyerno, at mga minamahal ko, minamahal namin lahat na mga kababayan dito sa Talavera. Unang-una ang aking pagbati kay Mayor Nery Santos Martinez, ang aking kabarong leader, kababaihan, at nako, sabi ko sa kanya kanina, pagkatapos ng kanyang pananalita, gusto ko talaga yakapin. Hindi lang yung ating pandemic na pagkamay, di ba? Gusto ko sana kiyayain tayo lahat. Ibrukal siya sa kanyang nakakaalit na kwento buhay. Sa kabila ng lahat, Dear Nery, ng ating dinanas at dinadanas sa magandang umaga na ito sa iyo. Gayun din po kay ABC President J.R. Santos. At sa pamamagitan ni Mayor at ABC Press, gayun din po kay Municipal Administrator Nerito Santos Jr. na karangalan ko nung mga naunan ako na pagdano dito sa Talavera ay nakapag-vertical po ako sa kanila at nag-look forward po na mamahina sa dalawang day sa kanilang tuloy na yung bilang principal administrator. Ngayon din po, syempre, ayan, yung aming director mayor sa isang karapat dapat sila sa isa't isa na katulong sa buhay siguro. Pero syempre, choice na po niya yun. Ang ating napaka-gracious na pakita ng host barangay ng pag-asa, si Barangay Captain Ram Joseph. Ngayon din po kay Barangay Captain Honda Imuego ng Barangay Maestran Ligay. Ngayon din po kay Barangay Captain Tuting Alejandro ng Barangay Pagdato School. So, kabarang din namin yung Mayor Nery. Ngayon po, at si Barangay Captain Benito Miranda ng Barangay Matias. Yan po, mag-ibigan natin sa atat ng barangay na nagbubuhay ng Mayor Nery na halimbawa ay pakinabangan kaya itong health na sa buhay clinic. At syempre, lahat po ba ng mga kapitan ng mabutang ng barangay ng dating ng bayan ng Talavera. Siya, Dr. Ayan, MC na yung umaga, Dr. Ronaldo Santos, at ating pong municipal health officer. Maraming salamat po sa inyong mag-video na mag-MC at ang buong municipal health team ng bayan ng Talavera. Ang buhay po ngayon. Ngayon din kay Dr. Yolanda Lucas, at syempre, hindi ko makakalimutan ang aming team, kabarang leader ng pabalikan, ngayon din sa Porat at sa San Simon sa Pampanga at ngayon dito naman sa Laguna na nabog ng Memesica. At dahil sinabi ni Doc Santos,
unang-una na nakakain dito sa tarong ng bayan ng Makapera. Kaya maraming salamat sa inyo sa maginit na pagwento itong mobile PV. May isipin natin, sa lahat ng pwedeng gawin, bakit mobile PV ba? Diba? At ito po, magkakapagdahin na natin upang gaya ng sinabi ni Mayor Nery, ginamit na kanya yung mga servisyo ng pangkatsugan dahil sa mga tao na aaring nagturuan sa mga malalayo o malihirap na barangay. After all, di ba, hindi lang naman COVID-19 ang sinasaalang-alang ngayon sa ating pag-aalaga ng kalusugan ng ating mga pamilya. Kaya yung paglapit ng health services, yan talaga ang vision dito na clinic na ito. Kung baga, bayan yung on wheels. Parang community party, ano ko. Pero, nakafocus sa mga servisyo at pangkalusugan. At tulad ng Mayor Nery, napaka-personal po sa akin itong ating advocacy sa kalusugan. Dahil po ni Mayor Nery, papina po ang aking mga anak kung po bulang niya, nasa sala siya ng aming bahay. Dudumaw talaga ako dun sa kwarto ko sa second floor at tatanungin siya, anak, inuupo ka ba? Inihinga ka ba? Kinakabang na kasi ako eh. Minsan talaga itong panahon ng pandemya, napinita ko ako, itapo siya sa emergency room sa gitna ng COVID kasi hindi na mabisap yung gamot niya sa hika ng madaling araw. So, nang nakakatakot na talaga. Pinagpapunuhan din po namin ni Mayor Nery. Yung late husband ko po ay hikain din sa kanya nga po na mana yung aming mga anak. At siya po ay namatay sa heart attack sa gitna ng isang matagal at matigil ng asmata. Ang sidarin po ng maraming taon na pagkailan ay mayroon sa aming mga tanong po ng kula bilang isang senior citizen at hanggang ngayon, inaalagaan ko pa rin ang kalusugan ni Mami sa kanyang bahay. At siyempre, higit sa lahat, ang kalahatan, inspirasyon sa ating mga issue at advocacy ng pagkalusugan ay lahat tayong mga Pilipino. Kaya naisinulog ba yung universal healthcare law. So sana po talaga mga nagiliw na ako mga kababayan, lalo na po sa apat na tukoy na barangay ng Talavera. Sana sulitin nyo po itong Healthy Pinas Mobile Clinic para kahit pa paano makabawas sa inyong mga alalahan sa mga araw na ito. At sa uli po kasi, di ba meron tayong kasabihan ng mga Pilipino na sana all? Parang hindi na sumasapat yung sana all, di ba? Eh, kanina tinanong din ni Mayor, bahala naman tayo sa buhay natin, makirang matibay na lang ba? So, yung sana ay ganun din eh, parang hindi tayo sigurado. Baka nasama tayo, baka hindi. So, talaga yung mga kababayan, mas mag-ibig si kesa sa sana all ay yung dapat all. At yung dapat all naman kasi hindi na rin bago sa mga Pilipino. Yung dapat all, nila lahat, niyayakap lahat, sobrasya. Sa di man natin magpapagalingan ng pangalingan. So, dahil sa pagkakalito ng pandemya, ang posisyon, ibang-ibang problema natin. Pero, dahil sa ating pagkakalingan, sana po siya. Ako, maraming salamat po at mabuhay po kayo, mga kababayan. At bakit pala kay Mr. President na nata sa bayan naman ng Saragosa. Magandang mga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Lodi, Senator Lisa Oliveros, palakpak po natin. Sana ko, dapat all, tutulungan po natin si Senator Lisa Oliveros. Palakpakan po yung magdadapat all. Dapat all, supportan po natin dahil lalo na kami sa health sector, kaya nga Lodi na rin talaga si Senator. Talaga namang kung napapanood mo siya lagi sa news o nagsusubaybayan niya yung kanyang mga activities, talagang number one sa kanyang anger, aside from women empowerment issues, number one po sa kanya lagi talaga ang pangkalusugan sa buong
Pilipinas. So, dapat all susuporta kay Senador Risa Ontiveros. Ngayon po ay meron tayong na munting handog kay Senadora, mahal nating Senadora. Lack of appreciation. Na igagawad po ni Mayor Nery Bisato Martinez at ni ABC at mga kasama nila rito. Papasahin ko lang po, alam. Republic of the Philippines, Province of Laraysina, Municipality of Talavera, Office of the Municipal Mayor. Plaque of Appreciation, this certificate is proudly presented to Senator Risa and Montiveros Parapel. Salam. Ay, pakibat. For her unequal generosity and support by Agency Talavera to launch her project Healthy Pinas and White Clinic, which is a tremendous help to our medical frontliners. We, the Talaveranos, express our heartfelt gratitude as we are now more capable in addressing the needs of the community in the middle of the COVID-19 pandemic. Given this 21st day of May, the year of our North 2021, at Barangay Pag-asa in May from Talavera. Mayor Martinez, please do the honor. Palakpakan po natin muli, Senator Risa Ontiveros Parantel. Muli po, maraming salamat at ito na rin po kasi ako na rin sa closing remarks. So, na rin po pasalamat ng lahat mga kasama ko sa partner's office kay Dr. Yolanda Lucas sa mga kasama dyan at sa lahat staff ni Senator Risa Ontiveros sa pamunan ni Sir Don, Sir Timo, ni Sir Jesse at lahat ng mga staff ng Healthy Pinas Mobile Health. Maraming salamat po sa ngalan po ng buong taga Talavera ang po ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat din po kami sa lahat ng mga nagpunta rito, sa lahat ng mga pasyente na pinapan sa proyekto nito, sa lahat din po ng suporta ng mga barangay Tanggay na talaga nilibot ng barangay health workers po dito sa Talavera na masaservisyohan itong Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. At iginawad na nga po ang plaque of appreciation kay Senator Risa Ontiveros ng dito sa bayan ng Talavera dahil sabi nga ni Mayora Nery V, no? Ito rin si Mayora, napakasipag din ito na na mayor po, no? Isa siya sa mga napakasipag na mayor dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. At iba't ibang mga programa ang kanyang ibinababa sa kanyang nasasakupan. At syempre, di kay Senator Risa Ontiveros na sinabi po niya very consistent si Senator Risa dito sa bayan ng Talavera dahil hindi talaga sila nakakalimutan. Simula pa noong 2013, 2019 na ikinukwento nga nitong si Mayora Nery V. At syempre, binanggit din si Senator Risa dahil napansin natin, no, karamihan sa mga bata si Senator Risa ay may kinalaman sa health. Kaya nga naman kanina may binanggit din po siya itong Universal Healthcare Act kung saan taong 2019 po na formal na pinirmahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte. At si Senator Risa Ontiveros ang isa sa mga author po ng naturang batas. At according to World Health Organization, ito po ang kauna-unahang Universal Healthcare Act sa Western Pacific Region. So nakakatuwa mga kaibigan dahil malapit sa puso ng ating senadora ang itong patungkol sa pangkalusugan, kapakanan ng mga Pilipino. At ngayon nga, itong mobile health clinic po ni ang ating senadora ay narito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. And maybe mga kaibigan,
patungkol po sa mga serbisyong medikal, full support din itong ating Governor Oi Madjasumali, no? Dahil matatandaan din natin, lumilibot din ang yung patungkol dito sa medical mission, dental mission, marami pa mga programa na umiikot sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isa rin to sa tinututukan ng ating Governor Oi Madjasumali. Lalo na nga po, mga kaibigan, dahil dito sa mobile health clinic po, ay meron pong X-ray din, ano? Ito pong ating Governor Oi Madjasumali, ine-endorso po niya itong portable X-ray machine sa lahat po ng mga local government units. Dahil po ito po, naniniwala po ang ating governor na ang itong X-ray, yung portable X-ray machine, ay malaking bagay o malaking tulong po para sa ating mga kababayang Nova Ecijano. Lalo na po ngayon, pandemic, COVID, mataas po ang ating kaso ng ating COVID cases din po, pero kahapon nga po sa UML, ibinalita na nga po nila na 1,611 as of May 19, 2021 po ang ating aktibong kaso po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. At ito pong portable X-ray machine po ay matutukoy din po nito kung ano na nga ba, kung ano ang magiging status din po ng mga pasyente, dahil meron pong artificial intelligence po itong X-ray machine. At ang kagandahan po na to, kaibahan sa mga X-ray machine po na nasa ospital, maganda po ito dahil mismong may resulta na itong X-ray machine. Anyway, maybe nakita ko si Mabel Ramirez, makakapanayam natin si Senator Risa Ontiveros. Oo. Live po ngayong araw, mga kaibigan. Lahat, Maya paabang po kay Kayungan. Maraming salamat po sa inyong interes at suporta dito sa pagsulong ng mga programang pangkalusugan dito sa ating bansa. Opo, yung isa sa pinakamalapit sa puso ko sa ngayon ay yung panukalang batas na hinain naming lahat na 7 senadora ng 18th Congress. Ito po yung Gender Responsive and Inclusive Pandemic Response Bill. Para siguruhin na mula ngayon, anumang pandemya, public health emergency, kahit disaster na maaring dumating sa ating bansa, ay titignan din yung mga partikular na pangangailangan, sitwasyon at potensyal din nating mga kababaihan para mas maging responsive at in fact mabisa yung mga programang iyon. Simula po nung kayo po ay congresswoman pa lamang, talaga pong health na po ang isa po sa tinutukan. At ngayon nga po nakikita natin, mas kinakailangan po tutukan ang health ng ating pong mga kababayan. Ito po ba ang saan po ba makakarating ang ating mobile health clinic? Yung mobile clinic po ay nanggaling na sa mga lalawigan ng Pampanga, Bataan at Tarlac, at ngayon dito naman sa dakilang lalawigan ng Nueva Ecija. Kaya maraming salamat sa mainit na pagtanggap itong Health Pinas Mobile Clinic. Ang pangarap talaga natin mga Pilipino ay universal healthcare. Dati pa, at tama po, mula po nung party list representative ako ng Akbayan Party sa House of Representatives, ay isinulong na yung mga katulad na batas ng cheaper medicines law, kalaunan yung reproductive health law, at ngayon, yung kumbaga nanay ng lahat ng mga batas pangkalusugan, UHC law. Ito pong panahon ng pandemya, kailangan as in na ma-implementa ng buo yung universal healthcare, lalo na siguro sa mga usapin ng mass testing, contact tracing, isolation o quarantine at treatment, at syempre vaccination. So itong mobile clinic pampuno sana sa gap sa ngayon sa mga non-COVID na mga serbisyo. So Senator, meron po ba tayong message po sa mga Nova Ecijano? Sa mga? Nova Ecijano. Of course. Sa mga kababayan kong Nova Ecijano, maraming salamat po sa pag-welcome ng Healthy Pinas Mobile Clinic, unang-una na dito sa dakilang bayan ng Talavera. Sana po habang tumatagal ang panahon, malay natin may nakakapanood dito
ng mga iba pang potential na stakeholders at partners on the ground para makaikot pa sa mas maraming bayan sa Nueva Ecija at sa buong Central Luzon o sa buong isla ng Luzon para mas marami pa po natin mga kababayan sa mga malalayo o mahihirap na barangay ay makapakinabang dito. Maraming salamat po. Ingat po and stay healthy. Thank you very much. Yes po. Alright, Amber, no, maybe hindi ako maririnig kasi ni Senator Risa, pero may tanong ako kay Senator Risa Ontiveros dahil hello po, welcome po Senadora Risa Ontiveros sa Nueva Ecija. Okay. Ini-interview pa, mga kaibigan? Nang lamang na babae, nakapila na po doon sa pila para sa ultrasound. Kasi buntis siya. Mabuti na lang na ikwento niya nasa nanay pa niya siya. So meron namang adult na nag-aalaga. Hindi sila magkasama nung kanyang boyfriend. Sabi ko, okay na rin yun sa ngayon para ikaw na makapag-desisyon sa mini baby. At sa pagkikwentuhan namin, sabi niya, oo, balak niyang mag-aral ulit pagkatapos manganak. So yung team on the ground ng Healthy Pinas Mobile Clinic ay susubaybayan ang kanyang progress every 2 weeks hanggang makapanganak siya, hopefully ng maluwalhati, tapos maitaguyod ulit yung kanyang buhay. Salamat po. So ayun po, ano, nakausap po natin si Senator Risa Ontiveros at ito nga po ang kanyang kumbaga yung nais niyang mangyari. Itong mobile health clinic po na ito ay maibigay ang pwede sa buong Pilipinas din, pero sa ngayon po ay lumilibot dito po sa gawin ng Central Luzon para po magbigay ng serbisyo dito sa mga kababayan o sa mga barangay na hindi po inaabot ng medical na tulong dahil malayo. At isa pa po, dahil din po sila ay natatakot din pumunta sa mga ospital, kaya po ang serbisyo po na katulad po ng X-ray, ECG at iba pa po mga serbisyo na maaari pong gawin dito po sa ground ay dinadala na po. At kasama rin po nila dito, 2 medtech, may kasama din po silang nurse at doktor para po mag-check up sa mga kababayan dito sa Pag-asa, Maestrang Ikay, dito po sa Poblacion Sur at sa Matias. So yan po yung 4 na barangay na binigyan po ng serbisyo sa araw na ito. 6 a.m. pa lang po ay nagsimula na ang kanila po registration. May pre-registration din po na nangyari at hanggang 5 o'clock po ay patuloy na magbibigay ng serbisyo ito po ng mobile health clinic. Jane? Maraming salamat, sayang ano, dahil alam naman natin, maybe si Amber maipakita rin natin ano. Amber kay Senator Risa, baka hindi alam sa kaalaman po ng ating mga Nuevo Ecijano na nanonood po ngayon, isa si Senadora Risa Ontiveros na against ito sa rice tarification law. At masayang nga kanina hindi na ipasok yung tanong natin dahil alam naman natin, Amber, dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, buti na lang ang ating Governor Oy Matias Umani ay merong programa para sa mga magsasaka. Pero itong si Senator Risa Ontiveros ay against din dito sa rice tarification law. At syempre, mahirap din ang pinagdadaanan ng ating mga magsasaka. Kaya dito sa ano, kanina sinabi din po ni Senadora na talagang tinututukan niya yung pangkalusugan. Kaya nga merong itong mobile health clinic dito sa bayan ng Talavera. At 10 na ba? 10 ba, lalawigan na ang napuntahan na itong mobile clinic, Amber? Well, ayon po sa ating mga nakausap, ang ating mobile, napuntahan na po nito ang iba't ibang lugar dito sa Central Luzon. So, ang mga napuntahan po, ayon po sa ating po mga medical practitioner nating nakausap, sila po ay nakapunta na ng Bataan, kung saan po sa Pampanga sila nagsimula, nakapunta po sila ng Bataan, Tarlac, Bulacan, at ngayon po ay Nueva Ecija. Mga barangay po na kanilang pinupuntahan, sabi nga po nila, hindi po sila nagpo-focus sa isang lalawigan lang. Iba-iba sila ng lugar per araw dahil kung saan po kinakailangan ng serbisyo, doon sila pumupunta. Pero eventually po, ayon nga po sa ating mga kasama dito na mga tumutulong ng mga medical practitioner na sabi po nila na patuloy ang pagpunta sa mga barangay at hopefully po ay malibot ang mga barangay na mga nangangailangan dito sa Central Luzon. Yung
din kasi itong mobile clinic. At sabi nga ni Mayora Nervi kanina, very timely dahil maraming mga Novo Ecijano na parang sige bahala na dahil ayaw nilang pumunta sa ospital. Dahil ang thinking ng mga Novo Ecijano, baka pagka pumunta sila ng ospital, mahawa pa sila ng COVID. So ito po ay napakalaking tulong para sa mga kababayan natin dyan sa bayan ng Talavera. At ang sinasabi ni Mayora Nervi na very timely. Ayan po mga kaibigan, narito na po. At talagang napakaswerte, bumisita, nilibot, kinumusta ang mga kababayan nating Talaveranians ni Senator Risa Ontiveros. Anyway, full support din si Governor Oye Matias Umali sa mga ganitong klaseng mga serbisyong medikal. Programa, oo. May ano ba ang si Governor Oye ba ay makakarating din or meron bang team si Governor po dyan sa Mobile Health Clinic po, Amber? Sa ngayon po, dito sa ating venue ay patuloy pa rin po dumarating ang ilan po natin mga kasama. At syempre po, ito po nga ganitong klase ng procedure ay actually nauna na rin po si Governor Oye Umali na magbigay ng mobile x-ray para po sa mga kababayan natin na nagsimula nga dito sa San Jose City. At ito na mga x-ray na ito ay para rin malaman ng ating mga kababayan kung yung onset ba ng sakit na COVID-19, ay meron na ba silang tama sa baga, meron na bang something na nasakit na dulot ng COVID-19, kung saan itong ibinibigay na serbisyo ni Governor Oye Umali. Ito naman po ay para rin maidala dito sa mga kababayan natin ang x-ray na isa po sa kinakailangan din natin malaman para makita po ano na yung lagay ng baga ng mga tao na may sakit na COVID-19 o kaya naman po magandang determinant din po ito kung ano na po ang lagay ng kanilang kalusugan. So bago pa man dumating ito, meron ng ganitong klase ng serbisyo ang ating pong provincial government. So nakakatuwa rin po ang sinabi rin po ni Mayora kanina, kaya naiinggit siya dito po sa ating pong mobile health clinic. At ang sabi ni Mayora ay kung pagbibigyan at kung magkakaroon ng budget ay sana magkaroon din ang Talavera ng ganitong klase ng clinic para sa mga kababayan din dito. Ikot sa bayan ng Talavera. At madagdag ko lang doon sa sinabi mo yung sa may portable x-ray machine. Maganda to kasi merong intelligence or artificial intelligence kung saan kayang magbasa o mag-interpret ng image sa x-ray at naglalabas na kaagad ng resulta. Ito po yung ini-endorso ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Oye Matias Umali. Pero dito sa Mobile Health Clinic ni Senadora Risa Ontiveros, Amber, tatagal siya hanggang alas 5. So may apat na barangay na sinabi na mga nailista ng barangay health workers. Oo. Natin, ano? Pero may pwede rin ba yung walk-in dito? Yung mga walk-in, Amber? Excuse me? Well, sa mga barangay na nabanggit ay maaari din ang mga walk-in. Ito kasi ay ang namili rin po ang mga BHW, yung ating barangay health worker, kung ano-anong klaseng procedure ang kinakailangan ng mga kababayan nila. So ito po ay may mga nakasulat na kung ano procedure ang mangyayari. Para rin po yan mga kaibigan, hindi na po sila pumila dito. Pwede po ang walk-in, pero po meron na po pre-registration na nangyari para po yung dami ng tao na darating hindi po magbungkos-bungkos dito sa ating gym. At mabilis po magiging proseso. Sa katunayan nga, yung mga magiging resulta after po ng 5 p.m. ayan, idiretso na po nilang iproseso lahat ito para bukas na bukas din ay makuha ng mga babayan natin dito sa Talavera ang resulta ng kanila pong mga test na ginawa. At ito naman po ay ipamimigay ng kanila pong barangay worker na dadalhin po sa kanilang mga tahanan. Ano-ano mga test ito? Kanina may nabanggit si Mabel na mayroong CBC o yung complete blood count. And then, meron ding x-ray. May x-ray. ECG. May laboratories. Yung sa ating mga laboratories, pwede sila magpakuha dito ng sugar, blood sugar, nandun yung CBC, blood count. So, yung mga ganitong proseso po ay maaari pong gawin dito. Pwede rin po sila dito magpa-ultrasound. So, yung mga buntis ay maaari magpa-check ng kanilang kalagayan dito sa mobile health clinic. Bukod dyan, nagbibigay din po sila ng mga gamot, multivitamins, gamot po para po sa mga diabetic, at nagbibigay din po sila
ng vitamin C. Ito po mga binibigay nilang gamot na to, hindi lang po yan for today. Actually, yung binibigay po nila na to ay good for 30 days o pang isang buwan na. 30 days. So, yung gamot nila, depende doon sa makikita doon sa resulta. Kasi, dahil na nga nasa bahay ampre, malamang dyan, mataas ang mga sugar. Then, yung mga may high blood. Diba? Yan yung mga karaniwan din. Kasi oo, meron din silang sakit. Gamot para doon. Oo, may nakita nga ako yung metformin. Tapos, may mga vitamins din. So, kumpleto. At maganda 30 days. Then, after ano na yun, sigurado naman may mga follow-up check-up, pwede na sa kanila na sila na yung mismo magpa-check-up kung kinakailangan. At for sure naman, ang munisipyo, si Mayora Nery V. Santos Martinez ay tututukan itong serbisyong medikal ng kanyang mga kababayan. So, Amber, dito, Amber, nagsisimula na rin ba sila na mag-check up? Oo, at Shane, alam mo, si Senator ay nais bumalik dito sa ating camera at nais din po niyang maghatid ng kanyang pasasalamat kay Governor Aurelio Umali. So, pamaya-maya, Shane, makakausap din natin si Senator Riz Ontiveros muli para po magbigay po ng kanyang pasasalamat, siyempre po sa ating Governor Aurelio Umali. So, pamaya-maya, Shane, kung meron kang katanungan, Shane, ano ba ang gusto mong itanong sa Senadora, dahil again siya sa Rice Certification Law, ano ba yung kanyang masasabi dahil naipasa na ito? So, yung mga magsasaka natin, umaaray. So, yun ang i-ano natin. Ano yung masasabi niya? Ano yung any comment patungkol po dito? At syempre, sa ating mga kababayan, sa kaalaman po ng ating mga nanonood po ngayon, ang Provincial Food Council po ay tuloy-tuloy pa rin po sa pagbili ng palay dito sa lalawigan ng Nueva Ecija sa mas mataas sa presyo. Dahil nga po sa pagpasangan nitong RTL, mga kaibigan, ito po ang solusyon ni Governor Oye Machias Umali. Ang maiangat din ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. So, mga pangkalusugan, pati sa mga kabuhayan ng magsasaka, ayan po, tulong-tulong. Ika nga, di ba, Amber? Mas maganda yon para sa kapakanan ng ating mga kababayang Novo Ecijano. So, babalik kanina, po tayo! Amber, kanina nakita babalik po sa tayo. Mga video, no? Nakita ko very approachable itong si Senadora Risa Ontiveros. Anyway, ayan na po sila mga kaibigan. Yes. Sa pagbati ko sa dakilang bayan ng Talavera at dakilang lalawigan ng Nueva Ecija, kailangan kong sabihin particular maraming salamat kay Mayor Nery V. Santos Martinez sa mainit na pagtanggap ng Healthy Pinas Mobile Clinic dito sa Talavera. At napaka husay po na paghahanda para yung apat na tukoy nilang barangay ay makapakinabang ang mga mamamayan nila. At higit sa lahat kay Gov. Oye Umali, maraming salamat Gov. Oye sa pag-welcome nitong mobile clinic sa inyong dakilang lalawigan ng Nueva Ecija. Ngayon pa lang nakarating dito ang clinic at maraming salamat po sa inyo sa pag-welcome sa kanyang pagdating dito. Ingat po, Gov. Ingat, Mayor. Stay healthy po. Yes po. Senator, gamitin na rin po namin itong chance. Dahil yes. Po, naging against po kayo sa rice tarification and Nueva Ecija bilang the rice granary of the Philippines ay binibili po ng probinsya ang palay ng mga Nuevo Ecijano. So, ano po masasabi niyo tungkol dito? Okay. Ang masasabi ko po tungkol dyan sa rice tarification law at tinuturing ko pong partner sa usaping ito, si Gov. Oye, ay unfortunately nakita natin nung nakaraang mga buwan ay yung dapat na dagdag sa taripa o yung sobra sa taripa ng mga inaangkat na bigas na dapat ay mapupunta sa mga magsasaka tulad ng mga magsasakang Nuevo Ecijano na ginawang rice granary ng buong Central Luzon, ang Nueva Ecija, yung dagdag sa taripang yon ay hindi pala talaga nakararating pa sa ating mga magsasaka na hirap na sa kabuhayan, ni hindi nakarating din sa mga programa ng Department of Agriculture. Kaya ngayon, at hihingi ko dito ang tulong ni Gov. Oye dahil alam ko, china-champion nila ito
nananawagan na po unang-una ng mga amyenda na hinihingi ng ating mga magsasaka doon sa rice tariff petition to. At pangalawa, hinihingi ko rin po na pawiin ng Malacañang ang kanilang executive order na lalo pang ibababa ang taripa sa inangkat na bigas. Dahil sa kabila nung paghihirap ng ating mga magsasaka, mga magsasakang naghahain ng pagkain sa ating mga hapagkainan, hindi po pagbaba ng taripa ang kailangan nila, kundi dagdag na suporta sa kanilang kabuhayan at dagdag na suporta sa mga programa ng DA. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Nako, napakasaya ko po dyan, kaganapan kahapon lamang na naipasa namin on second reading yung anti-online sexual abuse and exploitation of children o anti-OSAIC bill. Ito po ay magbibigay ng dagdag na kaparaanan sa ating mga law enforcement authorities na hulihin yung mga gumagawa ng ganitong krimen sa ating mga bata. Ito pong bagong or panukalang batas din ay nagbibigay ng mga dagdag na obligasyon doon naman sa ating mga internet service providers, pati telcos at mga social media platforms, pati po mga financial intermediaries na sila tumulong na subuin ang krimen na ito at hindi sila magpabaya na gamitin ang kanilang mga serbisyo para tumaloy itong mga krimen sa ating mga bata. Salamat! Oh! Ay, salamat! Simple lang. Always no pain. Tapos Isa, Ontiveros, and Umber, and Mabel, and maybe balikan natin din sila maya-maya lamang po. At syempre, nakakatuwa mga kaibigan, kasi very approachable itong ating senadora, no? Nakikita ko, nililibot niya, kinukumusta niya yung mga kababayan natin dyan sa bayan ng Talavera. Parang si Mayora Nery V lang. Maybe si Mayora Nery V ma-interview rin natin, ano, dahil para malaman din natin ano ang pakiramdam niya dahil isa ang bayan ng Talavera sa nalibutan nitong mobile health clinic po ni Senator Risa Ontiveros. At syempre, recap lang din po sa mga napag-usapan po natin kanina, narito po sa lalawigan ng Nueva Ecija health Pinas mobile clinic ni Senator Risa Ontiveros, kung saan apat na barangay po ang na-schedule po natin dito sa Talavera, pero pwede rin naman po ang walk-in, mga kaibigan. At syempre, 10 lugar na po ang napuntahan itong Healthy Pinas Mobile Clinic, kabilang na nga po ang ilang lugar sa Pampanga, Tarlac, Bulacan, Bataan, at ngayon naman dito sa Nueva Ecija. At syempre, pinakamalaking dami na nagawa nito mobile clinic sa loob ng isang araw ay 600 procedures. Ang dami, ano? So, ang resulta, mabibigay po bukas ang barangay health worker na po ang magbibigay sa mga na-check up po ngayong araw para hindi na sila pupunta pa dito doon sa ano. Kasi syempre, pandemic, mga kaibigan. At syempre, meron dalawang medtech po dyan, may isang nurse at dalawang doktor na kasama itong mobile health clinic at magbibigay din sa loob ng isang buwan multivitamins, vitamin C para sa hypertension, syempre sa diabetic. Yan po ang mga nakapaloob dito sa Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Risa Ontiveros. Maybe si Mayora Nery V. Santos ay kasama na rin po nila, mga kaibigan. Yes, Mayor Abaka po muna. Gusto po natin batiin lahat po ng nanonood po sa atin ng mga Nuevo Ecija. Magandang umaga po sa lahat ng viewers ng TV48, sa lahat po ng mga kababayan ko sa buong Nuevo Ecija. Good morning po sa inyo lahat. Ano po yung masasabi niyo, Mayora, na binisita po tayo dito ni Senator Ontiveros para po sa kanyang mobile health clinic? Masaya kami, syempre, kasi bukod sa presensya, meron siyang dalang serbisyo medikal para sa mga taga-Talavera. Ngayong panahon na talagang hirap yung mga tao na magpunta sa mga ospital,
or magpa-check up sa mga clinics at even sa mga health centers. Ay malaking bagay itong nilapit niya sa tao, itong mga kinakailangang serbisyo medikal ng ating mga kababayan. Sa LGU po ba ng Talavera, ano po ba yung mga programs po na ibinibigay niyo po para sa mga taga-Talavera para po sa serbisyo medikal? Sa amin, meron kaming mga health centers na nakalagay sa iba't ibang barangay para naka-ano siya, naka-cluster para lahat ng mga nasa malalayo ay may access din sa libreng serbisyo medikal. Meron kaming paanakan, meron kaming mga, ngayon meron kaming dialysis center, bagong-bago. So, yung mga tao naman din mayroong access sa check-up, sa mga gamot, at sa libreng panganganak. So, wala kami nung ultrasound, wala pa kami ng x-ray. So, itong tala ni Senadora, talagang, kumbaga, magandang tulong para sa kanila. So, thank you very much kay Senator Risa Ontiveros. Okay po, thank you po, Mayor. Ayan nga mga kaibigan, ano yun yung libreng dialysis na binuksan noong April 26. Makikita po natin while po dito sa ating sa screen, itong ginanap na formal na pagbubukas itong libreng dialysis noong April 26 mga kaibigan, ano, na binuksan na nga po yan at isa ito sa mga programang pangkalusugan ni Mayora Nervi. Yung libreng dialysis, ayan, Kuya Aldus, oo, no? Para sa lahat ng sektor ng komunidad. Alam naman natin pagdating sa dialysis po mga kaibigan, napakamahal po talaga. Na duty rin po tayo dyan as dialysis nurse at mahina po talaga sa isang araw yung mauubos ng isang patient po nasa 30,000. At kung gusto nila talaga yung lahat bago na kasi meron pang blood transfusion din dyan na ginagawa. So, napakahirap po, napakagastos po. Kaya, itong libreng dialysis ng bayan ng Talavera ni Mayora Nervi Santos ay malaking tulong po sa kanyang mga kababayan. At syempre, batid kasi ng ating Mayora Nervi yung hirap at gastos na kinakaharap ng mga pasyente. Kaya, naisipan po nila ang libreng dialysis po nito sa kanilang bayan. At doon po sa nagpapasalamat ang mga kababayang nila, ang mga Talaveranians, yun yung tawag sa kanila, no? Dahil sa magandang programa at hindi nakakalimutan sila ni Mayor Nervi Santos Martinez. Anyway, ayan mga kaibigan, ano? At maswerte rin ang bayan ng Talavera dahil itong mobile Healthy Pinas mobile clinic ni Senator Risa Ontiveros ay nandyan na hanggang alas 5 po ng hapon. Ay, may libre pa bang pandesal pa dyan? Ano ba yan? Oo, parang nandyan naman si Double Pina. May pandesal ba yan? Andyan pa ba si Amber sa kasi Mabel? Oo, no? So, bukod dyan, parang may pakain pa, ano? May pakain pa doon sa mga nagpapa-check up kasi aabutin na nga naman sila ng tanghalian din doon. Oo. Very down to earth talaga at napaka-approachable nitong si Senator Risa Ontiveros. Mabel, nakikita natin sa screen ano kung may papandesal pa ba diyan? Bel? Yes, Shane. Actually tuna bread ay ang pinapamigay sa kanilang Nutriwheel at saka sopas. At una na natin yung natikman na talaga nga namang masarap at tiyak na ikaw ay kulit. Eh, baka pa pwede mo naman kaming dalhan dito, baka yun eh, men. Ano? Eh, mukhang sarap na sarap nga si Senator Risa. Ano? Nutriwheel ng bayan ng Talavera. Nandyan. So, yes. Ano ba yun? Lugaw ba yan? O yung lugaw ba? Goto? Ano ba yon? Ang kapartner itong tuna sopas bread. Sopas yan, Shane. Sopas at tuna bread. Napakasarap. Talaga nga namang yes na yes. Mukhang busog ka na dyan, ha? Mabel. Ayan, ano? So, ilan ba? Kung i-estimate mo, Bel, ilan mga katao, dahil sinabi nyo nga kanina, apat na barangay, so ilang mga katao yan? Estimate ninyo. Yun nandyan ngayon sa gym. Yes, Shane, sa kanina nung pagdating pa lamang dito natin bago mag-alas 9 ay halos nasa 300 na ang dumating. Sa ngayon ay nababawasan na dahil yung iba ay natapos na ang check-up. Kapag napa-check-up na kasi,
mga ilang minuto silang tumatagal dyan? Saglit lang siya yung silang ano eh. Bali kasi meron silang pila dito. Yung bawat bangko ay mayroong nakalagay kung anong check-up ba ang kailangan nila. Halimbawa na lang ay ultrasound ba or x-ray. Pagkatapos na nai-check up sila, hihintayin na lamang nila kinabukasan kung ano ba ang resulta ng kanilang naging check-up. Oo, oh, ano? Ako, kayo may sopas yan sa katuna bread. Ako, gatas. Gatas lang, okay. Talaga nga naman ang sopas dito at tuna bread ay pinunan ang kumakalam naming mga sikura kaninang umaga. Hindi lang kayo, pati yung mga tao rin na nandyan eh, no? Makikita natin. So, saglit yes, lang. Yes, talagang hindi tayo pinabayaan. So, depende na lang din mga kaibigan. Yes, Belle? Recap lang tayo. Okay. Yung ating mobile health clinic ay unang inilunsad ito sa Barangay Turong Magalang, Pampanga noong April. At ayon kay Sir Dick na tauhan ni Senator Hontiveros na nasa 10 lugar na ang kanilang napuntahan simula noong April. At bawat linggo ay umaabot ng 3 lugar ang kanilang napuntahan. At talaga nga naman na marami daw nag-message sa kanilang Facebook page na sana ay puntahan din yung kanilang barangay. Dahil maganda nga naman talaga na mayroong libreng servisyong medikal na maihahatid sa ating mga kababayan. Sa panahon ngayon, mga takot nga yung mga tao na pumunta sa ospital. Eh, ito yung mobile clinic. Eh, parang one-stop shop ito eh. Merong x-ray, may ultrasound, may ECG. May pang ano na rin, pang-test din ng blood sugar. So, may mga doktor din. Yung mga sa kanila, yung hypertensive, mga patient natin. So, malaking tulong po nito. At bukod doon, may mga paggamot pa na ibibigay sa kanila. Dahil for 30 days ito, ano, yung gamot na to. So, napaka timely talaga tipid. Nito mobile clinic. At yes, tipid. At tipid talaga, Mabel. Ano. So, malaking tulong ito, lalo na ngayong pandemya. Karamihan sa ating mga kababayan ay nawalan ng trabaho. At natatakot din na magpunta sa mga ospital dahil ay marahil nahawaan sila ng COVID-19. Isang magandang programa ito dahil inilalapit na nila yung servisyong medikal pa sa bawat komunidad, lalo na yung mga hindi nakaka-afford ng mga, yan, yung simpleng pagpapacheck up. Oo, at saka maganda na rin ano, na sana nga ay merong maka-adapt din itong mobile clinic ni Senator Lisa Ontiveros kasi siya ang nagpasimula. Actually, Shane, di ba si... Yes. Go ahead. Yes, actually, di ba si ang ating pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Umali ay nagkaroon din ng portable x-ray na inilunsad sa bayan ng San Jose kung saan 100 katao na empleyado ang una nitong naservisyohan. Yes, oo. At ito, kaibahan naman itong portable x-ray na to na gustong i-endorso ng ating pamahalaang panlalawigan ni Gov. Oyi ay... ang kaibahan nito, ito agad naglalabas ng resulta. Pero kailangan pa rin ng pirma ng radiologist para nang sa ganun, official ang maibibigay na doon na resulta doon sa pasyente. Kasi ako nagpa-x-ray din nun eh. Ang official result, babalikan mo pa kinabukasan eh. So ito, meron na kaagad na resulta. Itong portable x-ray machine. So, let's see. At iyan na ine-endorso ni Governor Oyi Umali sa lahat ng mga munisipyo at lungsod natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. At, syempre, Mabel, ano, dito po gusto lang natin ipakita rin sa ating mga kababayan. Kasi, naunang nag-umpisa yan doon sa Barangay Turo Magalang, Pampanga. Ano? So, meron tayong report yes. na gustong ipakita rin sa ating mga kababayan dahil na-i-cover din po natin yeah, with Sir Double P itong nangyari na Healthy Pinas Mobile Clinic sa Barangay Turo Magalang, Pampanga. Formal nang umarangkada ang Healthy Pinas Mobile Clinic o ang tinatawag na Bayanihan on Wheels sa Barangay Turo Magalang, Pampanga noong April 26, 2021. Pinangunahan ito ni Senator Lisa Ontiveros kung saan nakapagbibigay ito ng libreng medical service sa mga Pilipino, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar.
Ayon kay Senator Ontiveros, batid nito ang paghihirap ng mga Pilipinong makakuha ng serbisyong medikal para sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension at mga nagda-dialysis. Alam po natin kung gaano ka-urgent ang COVID, opo, pero gusto rin natin sabihin, yung mga dati ng importanteng health concerns natin ay dapat hindi mapabalaan, kundi patuloy natin habang buhay na maalagaan. Ang mobile clinic ay kayang magserbisyo ng 300 pasyente kada araw, kung saan ang mga pasyente at healthcare workers ay sumalang sa rapid antigen test at istriktong pinapatupad ang pagsunod sa health and safety protocols. Kasama sa mga kayang ibahagi ay chest x-ray, complete blood count test, ultrasound, electrocardiogram test, at lipid profile test. That time pa lang po na nagkaroon po ng mobile laboratory dito po sa aming baryo. Maraming salamat po, Senadora Risa Ontiveros. Salamat po, Senator Risa Ontiveros, sa pagpuhel po dito sa aming barangay, Turumagalang Pampanga. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po kay Senador Risa Ontiveros. Bukas naman si Senator Ontiveros sa pakikipag-partner sa iba't ibang stakeholders upang makaikot ito sa maraming lugar sa Pilipinas. El De La Cruz para sa Balitang Unang Sigaw. Yan po mga kaibigan yung naganap dyan sa Barangay Turo, Magalang, Pampanga, kung saan naserbisyohan nito yung mahigit 300 pasyente noong araw na yon. So, ito'y lilibot sa buong Pilipinas at antayin lamang po ninyo. At maswerte kayo kung kayo ay isa sa mga mapipili. Ano? At syempre, malaking tulong ito para dun sa mga pasyente, lalo na po yung mga hindi nakakapunta talaga ng ospital, lalo na yung mga malalayo yung lugar, mga indigent Filipino po na kailangan po nitong yung pagpapatingin po, pagdating po sa kalusugan. So anyway, si Maybelle, pwede nating ipasok muli para kumustahin kung ano na ang ganap dyan. Ano na bang ganap dyan bukod sa kumakain na ang inan sa inyo? Yes, Tain. At umalis na nga si Senator Ontiveros. At syempre, naiwan pa din ang ating mobile health clinic upang check-upin pa yung mga natitira natin ditong pasyente. Mukhang konti na lang din, Maybelle. O, yan lang yung mga nasa likod. Yes, Shane, talaga namang yes, eto na lang yung natitira yung mga nasa likod ko. At talaga nga namang inagahan din ng mga taga Talavera. Dahil mainit na, di ba, ang panahon kapag pinaabot pa nila ito ng tanghali. Oo. So, eto na lang yung iilan. So, maybe malaman din natin, maybe sa write-up din natin, kung ilan ba yung naservisyohan itong Healthy Pinas Mobile Clinic din sa bayan ng Talavera right after po natin. At syempre, konti na lang din po sila at umalis na rin po si Senator Risa Ontiveros at tayo na yung magpaalam. Maybelle at Amber, andyan pa ba si Amber? Amber! Yes, maraming salamat sa inyo at tayo na ay magpaalam din sa ating mga kababayang Novo Ecijano na nanonood sa inyo. Baka may gusto pa kayong sabihin. Go ahead! Yes! Kami ay kakain na. Huling pupunan ng aming kumakalamitong sigura. Oh, ingat-ingat din kayo. Stay dyan. Safe po sa ating lahat. Yes, ingat-ingat kayo dyan. Social distancing pa rin. Ayan, oo, pero tayo ay negative, mga kaibigan. So maraming yes, salamat. Negative. Maraming salamat sa inyo dyan sa paghahatid po ninyo ng impormasyon sa ating mga kaibigang Novo Ecijano. At maraming salamat din kay Senator Risa Ontiveros dahil tuwang-tuwa ang bayan ng Talavera dahil sa pagdalaw at pagbaba po ninyo ng inyong libreng serbisyong medikal para sa mga kababayang Novo Ecijano mula dito sa bayan ng Talavera. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok po ngayong araw na ito para sa ating special podcast sa pag-arangkada ng Bayanihan on Wheels o mas kilala po sa Healthy Pinas Mobile Clinic na handog po ni Senator Risa Ontiveros. Huwag po ninyong kakalimutan na ano ba po ngayon? Biyernes, Sabado,
Bukas po, Counter Blessings, mga kaibigan. Alas 10 po ng umaga, live po sa TV 48, mga kaibigan, with former Governor Cherry Domingo Umali and Dr. Keith De Guzman. At nariyan din po, mga kaibigan, ang ating good news. Every Sunday po, yan po, alas 8 po ng gabi. At nariyan din po ang ating new chum with Pastor Carl Pasqua. At don't forget pa rin na bisitahin po ninyo ang Nueva Ecija TV 48, ang ating Facebook page. At every Tuesday and Thursday po, Usapang Malasakit sa Lipunan with Governor Oy Matias Umali at buong barkada ng Team UML every every Tuesday and Thursday, 10 o'clock po ng umaga. Yan po ang inyong mga dapat abangan sa ating TV 48 at tropang PBA soon sa TV 48. Na ano lang, dahil pandemic, mga kaibigan, no, ingat-ingat po tayo, stay safe, at always pray po na sana po ay matapos na at malagpasan po natin itong mga nangyayari po sa buong sanlibutan. Muli po, ako po si Shane Tolentino. Maraming maraming salamat. At ito po ang ating Bayanihan on Wheels o Healthy Pinas Mobile Clinic ni Senator Lisa Ontiveros.